Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga minamahal na mga kapatid, muli ating ilapit sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating hinihiling ngayon, lalong higit sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio at ng mahal na Birheng Maria. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, ating pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging berheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang magbalik si David buhat sa matagumpay na pakikipagdigma laban sa mga Amalasita, tumigil siya ng dalawang araw sa Siklag. Tatlong araw pagkamatay ni Saul, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatira pa bilang pagbibigay galang. "Saan ka nagbuhat?" tanong ni David. "Tumakas po ako sa hukbo ng Israel," tugon ng lalaki. "Bakit? Ano ba ang nangyari?" tanong ni David. "Napaurong po sa labanan ang hukbo at maraming mga kawal ang napatay. Napatay rin po ang mag-amang Saul at Jonathan," tugon ng lalaki. Winahak ni David ang kanyang kasuotan bilang tanda ng kalungkutan sa nangyari. Gayun din ang ginawa ng mga naroon. Dinagukan nila ang kanilang dibdib at sila'y nanangis. Nag-ayuno sila at nagluksa hanggang gabi. Sapagkat si Jonathan,
ang anak ni Jonathan at ang iba pang lingkod ng Panginoon sa bansang Israel ay nasawi sa labanan. At sinabi ni David, karangalan ng Israel sa Borol ay niyurakan, nang ang iyong lingkod ay masawi sa labanan. Si Saul at si Jonathan ay ulira na mag-ama. Sa buhay at kamatayan ay palaging magkasama. Bilis nila ay di hamak, mabilis pa sa agila. Mahigit pa kay sa leyon ang lakas na taglay nila. Kayong mga anak ng Israel, ang babae magsitangis sa pagpanaw ni yung Saul na sa inyo'y nagparamit ng magandang kasuotang mahiyas na nakakabit. Ang kawal ay masdan ninyong mga bumagsak sa labanan. Ganyan napansin sa Borol nang bumagsak si Jonathan. Dahilan sa pagpanaw mo, ngayon ako'y nagluluksa, pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo'y humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira, mahigit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. Sa larangan ng labanay, nabuwal ang mga kawal, ang sandatang taglay nila ay wala ng kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, poon kami yung iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Poon kami yung iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Pastol ng Israel, ikaw na nangunat umakay kay Jose na tulad sa kawan. Ikiling sa amin ang iyong pandinig, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig iyong ipadama sa angka ni Efraim, Manases at Benjamin. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas, sa hirap ay tubusin. Poon kami yung iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Makapangyarihang Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan mo diringgin ang aming dalangin? Masdan mo nga kami sa tuwi-tuwinay, tinapay ng luha, yaong kinakain. Luha ng hinagpis, ang inihain sa aming inumin. Iyong biyayaan na ang bansa sa aming paligid, kami ay bakahin. Iyong tinulutang kami pagtawanan ng kaaway namin. Poon kami yung iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao, anupat hindi man lamang makuhang kumain Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait.
Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mga nasa tahanan ngayon, nakasama natin sa banal na misang ito sa pamamagitan ng Facebook Live. At sa inyo pong lahat, bayan ng Diyos, magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan, purihin ang ating dakilang Panginoon. Ganon din, tayo ngayon ay naririto, ngayon ay araw ng Sabado, mihiling ng kagalingan kay Santo Padre Pio, mga special na intention, special na panalangin, ating idinudulog ngayon, palakpakan natin ang dakilang patron, Santo Padre Pio. Mga minamahal na mga kapatid, sa mabuting balitang ating napakinggan, medyo maiksi lamang, sa bandang huli, ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait, no? Sipin ninyo, ang sabi ng mga tao kay Jesus, siya'y nasisiraan na ng ulo. Bakit yan ang binanggit, sinabi ng mga tao sa kanya, sa kabila ng kanyang ginagawa, no? Nagpapagaling, nagpapalayas ng mga demonyo, no? Maraming himala siyang ginagawa, pero ang tingin pa rin ng marami sa kanya, siya'y nasisiraan ng ulo. No? Kung ikaw yan si Jesus, marahil panghihinaan ka ng loob. No? Sa dami ng iyong siya ay hindi na makakain. Ano? Sa dami ng taong pumupunta sa kanya. No? Kaya siya'y kinauna ng kanyang mga kasambahay. Sapagkat ang tingin na ng maraming tao, pinagaling na niya, no? Tinulungan na niya, pero ang sabi ay siya'y nasisiraan ng bait, no? Sisiraan ng ulo. Sapagkat para sa kanila, hindi nila maisip bakit si Jesus ay nakikipagkontra sa mga Pariseo, sa mga religious leaders, no? Lagi niyang binabatikos sa mga ito. Para sa mga tao, hindi nila matanggap yon. Para sa kanilang paniniwala, no? Kaya para sa kanila, itong taong ito'y nasisiraan na ng ulo. Mga minamahal na mga kapatid, sa ating buhay, kung ito'y ating ilalagay sa ating buhay ngayon, no? Marahil, una, marami kang pinagdadaanan ngayon sa iyong buhay, no? At pwede kang katulad ni Jesus, ano? Pwede siyang matukso. Si Jesus ay pwedeng matuksong lumayo na. Iiwanan ko ng mga ito. Gumagawa ako ng kabutihan sa kanila, pero itong balik nila, iiwanan ko na sila. Pwede si Jesus matukso ng ganyan. At sa ating ding tao, no? Kapag ka may dumating na matinding pagsubok sa iyong buhay, nagkaroon ka ng mabigat na sakit. Pagsubok yan. Pero, kung inyong titingnan, minsan, ang sakit, ang karamdaman, no? Yung pain, yung kamatayan, no? Yung mga maraming pagsubok sa iyong buhay, minsan, yan ay tukso. Tukso sa tao. Tukso sa iyo. Tukso sa akin bilang pari. No? Isipin mo, ang sakit pala ay tukso ng demonyo sa tao. Ang kamatayan pala ay minsan yan ay tukso ng demonyo sa tao. Tukso saan? Tuksong lumayo ka sa Diyos. Tuksong iwanan mo ang Diyos. Tuksong sisihin mo ang Panginoon. Tuksong, ako naman pala ay nagpapakabuti rin, nagpapakabait din, bakit ganito ang nangyayari sa akin? Okay, magpapakasama na rin ako. Bakit sila'y masama ay walang nangyayari sa kanila?
Tukso yan ng demonyo dahil mabuting tao ka. No? Yan minsan ang isang form ng temptation sa tao. Yang mga nangyayari sa buhay mo, isipin mo, bakit ka nagkasakit? Bakit nangyari sa pamilya mo ito? Mabait ka namang tao. No? Wala ka namang ginagawang masama sa iba. Dahil ang basihan lagi ng tao ay kapag ka makasalanan ka, magdudusa ka. No? Dahil pag may dumating sa iyong mga ganyan, na ikaw na may walang ginawang kasalanan, nabibigla ka, nagugulat ka, bakit nangyari ito? Yan ay tukso ng demonyo sa iyo. Lalong higit ang tukso ng kamatayan sa pamilya. Yung mawalan ka ng kapatid, mawalan ka ng ama, mawalan ka ng ina, mawalan ka ng malapit sa buhay mo. Yung pala'y tukso ng demonyo para minsan panghinaan ka. Kita ninyo, nangyari kay Job, ano kung inyong mababalikan ang kanyang buhay. Lahat ng kanyang ari-arian, lahat ng kanyang kayamanan, mga alagang hayop, mga anak, asawa, at ang kanyang sarili nagkasugat-sugat, malala ang nangyari sa kanya. Bakit nang ginawa ng demonyo sa kanya, tukso ang lahat ng iyon para sisihin ang Diyos. Pero kailanman, hindi niya sinisi ang Panginoong Diyos. Bagkos, pinuri pa niya at pinasalamatan. Anong naging balik sa kanya? Ibinalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa kanya, doble, sapagkat pinuri niya, pinasalamatan ang ating Panginoon. Palakpakan po rin ang ating Panginoong Diyos. Kaya mga minamahal na mga kapatid, kung ikaw ay isa sa gayaan ngayon na may mga matitinding pain, loss, lahat ng pwede mong maramdamang sakit ay nararanasan mo ngayon, yan itukso sa iyo ng demonyo. Matinding temptation yan sa iyo na sisihin ang Diyos, lumayo sa Diyos, at ang pinaka-worst, magpakasama ka. No? At tuwang-tuwa sa iyong demonyo pag nag-give in ka diyan. Kaya nawa, no, sa banal na misang ito, inyong hilingin sa tulong at panalangin ng dakilang santo, Santo Padre Pio, na lumalim ang ating pananampalataya sa Panginoong Diyos. Lumalim ang ating pagtitiwala sa Kanya na ang lahat ng iyan ay ating malampasan. At ang sabihin pa rin natin sa Panginoon, pinupuri ka at pinasasalamatan namin, Panginoong Diyos. No? At kapag yung nalampasan mo ang tukso ng demonyo sa iyo, isang araw, sabi ni San Pablo, magugulat ka sa biyayang ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. At ang pinakamagandang biyayang kaloob lagi sa tao ng Diyos, buhay na walang hanggan. Kaya nawa ngayon, tayo manalangin kay Santo Padre Pio. Ating ipanalangin ang ating mga pinagdadaanan, mga karamdaman, mga negosyo, ano, ating kabuhayan, ang lahat ng ating pamilya, kalusugan, inyong isurrender ang lahat ng iyan sa Panginoong Diyos, sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio. Kung ano man ang mangyari, alam natin, isinuko natin ang lahat sa Diyos. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, naririto kami ngayon, naghahandog ng aming alay. Dala namin ang alak at tinapay,
kami ngayon. Naghahandog ng aming alay. Dala namin ang alak at tinapay na bunga ng aming pagsisika. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na Berhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na berheng nagpupuri at nagagalak sa iyo, ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na berhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Magsitayo po ang lahat. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at liyagyan mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala
pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga minamahal na mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa dulo ng dagat.
lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, narito ako. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagparangal namin sa Mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo,
Sa darating pong Martes ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong ilabas ang inyong mga pababasbasan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan, mga langis, mga rab na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayo at ipaya, kanyang pagkaling at ama, isang buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kamay.
Diyos.